kasangga sa tama at totoong impormasyon. Kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan. Bayambangue News. Magandang umaga, Balon Bayambang. Welcome sa isa na namang edisyon ng ating programa, ang inyong kasangga sa tama at totoong impormasyon, kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan, ang programa ng bawat Bayambanggenyo at ang programa ng Balon Bayambang, Bayambanggenius Live. Ako po ang inyong host, si Gabriel Marie B. Reloza, at dahil po abala sa serbisyo publiko ang ating napakasipag na Supervising Tourism Operations Officer at Chairperson ng Bayambang Poverty Reduction Action Team na si Mr. Rafael Saigo, ako po muna ang inyong makakasama para ihatid sa inyo ang mga napapanahong updates at kaganapan dito sa ating bayan. Bago ang lahat ay babatiin ko po muna ang mga sumusunod na individual at grupo na kasama natin sa pagbibigay ng total quality service po para sa ating bayan at sa mga Bayambanggenyo. Siyempre, pinamumunahan po yan ng ating ama ng bayan, ang napakasipag at napakasigasig na si Mayor Cesar T. Kembao. Mayor, maraming salamat po sa inyong suporta at magandang tanghali po. Andiyan din po ang ating masipag na Vice Mayor, Vice Mayor Raul R. Sabangan, at ang ating mga sangguniang bayan members. Andiyan po si Councilor Philip Dumalanta, Councilor Benji De Vera, Councilor Jerry Flores, Councilor Amory Junio, Councilor Boying Junio, Councilor Joseph Vincent Ramos, Councilor Martin Tarado II, Councilor Levinson Nesus Uy, ang Liga ng mga Barangay President, Punong Barangay Rodilito Bautista, at siyempre ang ating SK Federation President, Sir Gabriel Tristan Fernandez. Siyempre, binabati ko rin po ng magandang tanghali ang ating Municipal Administrator na si Attorney Raymundo B. Bautista Jr. At magandang tanghali din po sa ating masisipag na Department and Unit Heads. Sa mga LGU employees po, magandang tanghali ang ating BPRAT, MTCAO, PIO headed by Mr. Resty S. Odon and Dr. Leticia B. Orsua. Siyempre, andyan din po ang ating Team Magnificent. Hello po sa inyo. Ang ating mga barangay councils at siyempre ang ating mga masisipag na SK officials. Hello po sa inyong lahat. Siyempre, binabati ko rin po ang ating kasama kita sa Barangay Foundation Incorporated, ang ating Rotary Club, and other non-government organizations, of course, under Municipal Association of Non-Government Organizations. Sa iba't ibang organisasyon at asosasyon sa Bayambang, kabilang ang Local Council of Women, ang Bayambang Municipal Council for Culture and the Arts, ang Senior Citizens Association, at syempre, ang LGBTQ Association. Hello po sa inyong lahat at magandang tanghali po. Maraming salamat sa pagtutok sa Bayambanggenius Live. Sa lahat ng nasa palengke, sa mga nasa tricycle terminal, sa mga nasa trabaho, at sa mga nanonood sa bahay, at kung saang parte pa man ng Bayambang at ng buong mundo, magandang araw po sa inyong lahat. Mga kaibigan, last week, matagumpay at ligtas po nating ipinagdiwang ang Pistay Ballet 2021 sa tulong ng makabagong teknolohiya at sa kooperasyon ng mga Bayambanggenyo, naging posible ang ating online kasiyahan para sa 407 kaarawan ng ating bayan. Siyempre, ang Pistay Ballet 2021 ay sinimulan po natin sa pamamagitan ng isang mataimtim na misa na ginanap noong April 5 bilang pasasalamat sa ating patron na si San Vicente Ferrer. Sa kauna-unahang pagkakataon ay ipinalabas din ang world-class musical na pinagbidahan ng mga talentadong Bayambanggenyo, ang Beauty and the Beast Musical. Nagkaroon din po tayo siyempre ng online Malangsi Festival na nilahukan ng mga pamilya mula sa iba't ibang barangay, at talaga naman pong umulan ng papremyo noong araw na ito. At noong April 7, siyempre kinilala din natin ang mga mahuhusay at magigiting na Bayambanggenyong nagbigay karangalan sa ating bayan sa ginanap na Matalunggaring Awards 2021. At bilang pagwawakas, ginanap ang nakatutuwang Ibalik Bayan Night, kung saan nakasama natin ang ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po ng FB Live at ng Zoom video call. Isa rin sa mga pinag-usapan po nitong nakaraang linggo, at syempre yung inabangan po talaga ng mga mamamayan sa Bayambang,
at ng buong mundo ay walang iba kundi ang binibining bayambang. Ang binibining bayambang po ay taon-taong idinaraos upang hikayatin ang mga bayambanggenya na ipamalas ang kanilang taglay na beauty for love and service. Ang naturang patimpalak ay nilahukan ng mga kahanga-hangang dilag mula sa iba't ibang barangay sa ating munisipalidad. Ang binibining bayambang ay nagsisilbing plataporma upang matulungan ang kanilang mga chosen charity at maisulong ang kani-kanilang mga advokasya. Kaya naman, ang pagiging isang binibining bayambang ay hindi biro dahil ito po ay may kaakibat na responsibilidad kung saan kapag ikaw ay isang binibini, kinakailangan mong maging warang ehemplo at maging boses ng mga kabataan. Sa ginanap na Coronation Night noong April 6, nasilayan ng buong mundo ang galing ng bayambanggenya. Kaya naman buong pusong ipinagmamalaki ng LGU Bayambang at ng Local Council of Women of Bayambang ang patimpalak na ito kung saan namayani ang puso para sa serbisyo ng mga nagagandahang kandidata mula sa iba't ibang barangay ng Bayambang. Mga kaibigan, panoorin po natin ito. Binibining Bayambang 2021 is Binibining Number! Maraming pasabog, but this time, because of the circumstances, we decided to place everything close to home. So this time, this night is all about you, our dear Bayambanggenyos, especially you, our dear Bayambang girls, our binibinis. So I would just like to say that I am very, very proud of all of you because you truly are Bayambanggenyas for love and service. Maraming salamat po at please stay safe. God bless you. Inaaraw ta ka, Bayambang. Kanina tinanong anong relevance itong binibining bayambang beauty pageant. Sabi ko naman kay Ninya, I agree na this is the time to show to the people, to our community, na pandemic should not be a burden. Pandemic should not stop people from doing what is necessary and what is their way of living normally. Sabi ni Ninya, to show love and service to the community, no matter what now. Anyway, congratulations and thank you again.
actually grateful that this pageant still went through despite the pandemic. And I think that the importance of beauty pageant at this time is that we get to have our platform, and that is to have our advocacies. And during this pandemic, as for me, I am here because I know that I have to help my fellow students here in Bayambang, because I know that their dreams are also like my dream. They are for a better future, and I want to give them a chance just like what I have. And this is a good platform because we are here not just for the glam, but we are also here for a purpose. Indeed, Binibining Bayambang is a beauty for love and service. Thank you. Mga Bayambangueño, today is a very beautiful day dahil makakasama po natin sa ating programa ang limang dilag na nagwagi sa idinaos na Binibining Bayambang 2021. Pero bago ko po simulan ang aking panayam sa ating mga winners, nais ko lamang pong i-clarify sa lahat na lahat po kami na naririto ay dumaan po sa rapid swab test at lahat po kami ay negative. Kaya naman, ano pang hinihintay natin? Atin nang kilalanin ang ating mga special guests for today, starting with Binibining Bayambang second runner-up, Miss Helena Milyondaga, Binibining Bayambang first runner-up, Miss Ella Season, Binibining Bayambang charity, Miss Aliyah Macmod, Binibining Bayambang tourism, Miss Daniela Daria Lanillo, at ang ating Binibining Bayambang 2021, Miss Jan Arlie De Guzman. Hello, Binibinis! It's really nice to see all of you here again. And before we start our interview, baka meron pa kayong mga gustong batiin na nanonood sa ating live ngayong hapon. Hello sa Barangay Sangkagulis and sa family ko na nanonood. Ayan, sino pa? Hello sa mga nanonood sa Barangay Zone 6, yung family ko, the SVCSBI family, my students as well. So magandang tanghali po sa buong Bayambang and happy lunch sa ating lahat. Hello po sa lahat ng supporters po ng Binibining Bayambang. Appreciate po namin kayong lahat. Hello po, binabati ko po ang pamilya ko at sa lahat ng mga nanonood po. Yun lang po. Ayan naman, talagang napupuno ng kagandahan ng ating set today dahil napakagaganda nga naman talaga ng mga guest natin for today. Kaya to start our interview, gusto ko lang malaman kung ano ba ang pakiramdam ninyo ngayon na talagang mga winners na kayo ng Binibining Bayambang, and ano ang mga pinagkakaabalahan nyo after your win? Actually, sobrang daming backlog syempre kasi yun nga, parang na-isolate kami for ilang days. So, yes. Humahabol sa ACADS, ganyan. And super overwhelming kasi first time ko sumali sa pageant. So, ayun. Tapos, so, very thankful ako sa experiences and sa na-form namin na sisterhood sa Binibining. It's nice to hear talaga kasi kapag Binibining Bayambang talaga, talagang sisters for life na yan. Ikaw naman, Miss Daniela, how do you feel? Overwhelmed, honestly. Hanggang ngayon, kapag may nagko-congratulate, grabe pa rin. I just really feel grateful na sobra-sobrang blessing talaga. What I do now is, ayun, bumalik ako sa pagtuturo. Ang daming natambak na trabaho. Kaya, ano muna tayo ngayon? Mom Daniela muna tayo bago tayo Binibining Bayambang. But I'm here as a Binibining Bayambang tourism. Yes. And syempre, our Binibining Bayambang 2021, anong pakiramdam?
still feels surreal and very overwhelmed pa din ako sa lahat. Actually, pag may nagko-congratulate sa akin, I still don't know how to properly respond kasi super grateful ako. And unang ginawa ko naman pagka-uwi ko is umiiyak po ako kasi talaga hindi ko pa siya na-feel like wow. Hindi pa nag-sink in, ganun. Talaga. Kasi pinag-pray ko talaga siya and to think na God gave me more than what I prayed for. Super, super nakakasaya sa feeling. And after po niyan, na-invite po ako, nagkaroon kami ng courtesy call sa aking school, sa Pangasinan State University. Oo nga, nakita ko nga yun. Yes po. Nakipag-meet po ako sa aming CED and last day lang, nung Wednesday, last Wednesday, we had a motorcade as well na pinangunahan po ng aming university president and I'm really grateful. Lahat po talaga, hindi ko in-expect na mangyayaring ganon. And yun, hindi ko pa rin po talaga alam ano yung mararamdaman. Really, I'm still overwhelmed right now. And Miss Aliyah, of course, anong feeling mo na ikaw ngayon ay Binibining Bayambang Charity and ano yung mga pinagkakaabalahan mo? Actually, it's very unexpected po para sa akin kasi po I still lack experience po and I did not expect getting crowned po. And as of right now po, I'm still trying to get back and catch up to my classmates because I'm a full-time student and I'm trying to do my works as much as I can as soon as possible po. Maganda yan. Talagang kailangan, syempre, education muna above all. And syempre, andito din ang ating first runner-up si Miss Ella. Miss Ella, kamusta naman? Ayos lang naman po. Natabunan po ng modules. Pero worth it naman po kasi sobrang ganda ng naging experience ko dito sa Binibining Bayambang. Yun. Speaking of experience, talagang ako po, witness din po talaga ako sa mga pinagdaanan ng mga girls natin dito since day one. At talagang nakita ko kung paano sila nag-grow to the queens that they are right now. So let's talk about experience. Ano yung mga memorable experiences ninyo dito sa pageant? And ano yung mga parang pinaka tinitreasure nyo na lessons dito as Binibining Bayambang? Sa totoo lang po, akala ko yung pageant na to puro about sa pagiging competitive. Pero natutunan ko po yung real meaning ng sisterhood. Nakakatuwa nga po na nakikita ko yung mga kapwa ko binibinis na nagtutulungan sa pagme-makeup, tapos sa pagbibihes. Talagang nagulat po talagang talaga stressful, no? Kapag backstage po kasi talaga, iba yung nasa camera, tapos iba din yung experience. Miss Aliyah? Sisterhood po talaga. Doon po ako nasasayahan kasi po super wholesome po ng ano namin, pag sasamahan po namin. Yung sa backstage po, kahit po doon sa Urduha po, super saya po talaga. And I'm so grateful na nakasama ako sa ano batch po nila ate. That's nice. Miss Arlie, ano naman ang ano mo, memorable experiences and lessons? For me, super saya kasi hindi ko naman in-expect na super magiging ganito kami ka-close. And talagang sisters by heart kaming lahat. And yung natutunan ko naman po talaga is maging grateful talaga during this pageant. Kasi ako bilang anak, isa po ako yung mahiyain na magpasalamat sa pamilya nila, sa magulang nila, every time na ano. And every day pag chinachat nila ako, ganyan, super, hindi na po ako nahiyang mag-thank you sa kanila kasi parang wala nang nag-hold back sa akin na mag-thank you kasi sobrang nararamdaman ko yung support at pagmamahal nila sa akin. And yun po yung natutunan ko, which is hanggang ngayon na iuwi ko siya na nagte-thank you ako. And I'm really proud that I've become that person pag uwi ko. Yun po. Just like what they said, sisterhood talaga. Kasi bago ka pumunta dito sa pageant, ang nasa utak mo talaga, paano ka mag-i-stand out, yung mga ganon. But nung nandun na kami, it was really nice na walang pressure, na talagang maya't maya may nagsisigawan, ate yung ganito, ate yung ganito. It was really nice talaga. Kaya I'm very, very grateful sa aking mga kumbini-binis. And yung lesson siguro na natutunan ko is, you embrace yourself lang talaga. Because, you know, when you join a pageant, ang dami mong iisipin talaga eh. Na, paano yung lakad ko? Ganyan. Paano ako sasagot? Paano yung shape ko? Mga ganon. Pero, you know what? Just be yourself and embrace it and you will stand out naturally. Yun. That's true. And yes, si Miss Helena, ano naman yung mga lessons na talagang treasure mo dito sa experience mo sa pageant?
Ayun. Katulad ng sinabi nila, sisterhood talaga. Yun yung talagang core ng Binibining Bayambang. Kasi hindi lang kami isa na mananalo, na may advocacy kami. Lahat kami nagtutulungan para mag-grow yung community at yung maka-influence kami sa youth. And ayun din, actually, super advocacy ka talaga sa life, yung pag-empower ng woman. So, talagang gusto ko na maramdaman ng mga bayambang ganyan na nire-represent namin sila, na hindi lang kami yung nire-represent namin sa stage. Nire-represent namin bawat bayambang ganyan, kung gaano sila kaganda and kung gaano sila ka-powerful, ganon. That's really nice to hear na these girls talagang alam nila kung ano yung core ng beauty pageant na ito, because Binibining Bayambang talagang kilala yan sa buong Pangasinan bilang isang pageant na hindi lang puro glam, puro glitter, but it's a pageant that, you know, talagang lifts women up and promotes beauty for love and service. And gusto ko lang din malaman, ano ba yung mga inspiration ng bawat isa sa inyo kung bakit kayo sumali sa pageant na ito? Let's start with you, Miss Helena. Ako actually, sa totoo lang, hindi kasi ako masyadong nagstay sa Bayambang. So, I really wanted to reconnect to my hometown. As in, parang nakita ko kasi na ang dami ng bago, ang dami ng nag-improve. Tapos parang I want to be part of it. So, yun, nag-decide ako mag-audition. Kahit na parang nanghihinayang ako kasi 21 na ako, ganun. Pero ayun, hindi ko naman na-feel dahil talagang sobrang welcoming ng buong production ng mga co-binibinis ko. And, yun. Miss Daniela? For me naman, kasi honestly, it wasn't my decision to join Binibining Bayambang. Ano lang talaga siya, it was decided based on the support of everybody around me. So, yun yung naging motivation ko, yung support ng mga tao sa paligid ko. Sabi ko, I have to give justice to this. Hindi pwedeng they show me support and then wala akong gagawin. So, yun yung naging motivation ko talaga, the support of everyone. Thank you. Miss Jen Arley? As for me, actually, yung mom ko po, yung isa sa pumilit sa akin na sumali. Uh-huh. And yung teacher ko din nung high school and yung classmates ko. And ako, since it's my dream naman, sige, go lang. Pero year 2020, I didn't really know what my purpose is. Kasi kung mananalo na rin ako, I should have a purpose. Mm-hmm. Parang ganun. And then, year 2021 na nga, and I prayed for it. And yung naging isa talaga sa inspiration ko is yung mga kapwa ko estudyante. Kasi aminado naman po ko na minsan I complain. Mm-hmm. Dahil nga po mahirap yung setting ngayon. And napaisip ako, paano pa kaya yung iba na walang stable na internet connection, wala silang yung gadget na kayang makasabay sa mga ginagamit naming platforms online. And yun, dun ko na feel na kailangan kong sumali kasi hindi lang to para sa akin, kundi para sa ibang tao rin. Kasi alam ko na yung pangarap namin, may pangarap kami, yun yung mabigyan ng better life yung family namin in the near future. So yun po. Sa akin po, ang inspiration ko po is yung family ko po. Since I was young po kasi, they keep telling me na I am beautiful and I can be a candidate for Binibining Bayambang, as well as yung mga ibang kabarangay ko po. And at first, I was very insecure about my appearance po kasi. And when I auditioned po kasi, I was 14 years old and had anxiety. So I took this as a challenge to improve myself din po. And not only are they my inspiration, but also my motivation, because they're the ones that kept me going when I wanted to cry because of my insecurities po. That's really nice, no? And how about you, Miss Ella? It might sound so cliche po, pero yung family ko din po talaga. Pinilit lang din po ako. Ako din, babe. Pinilit din ako nun. Pero yun po, gusto ko silang maging proud sa akin. Mm-mm. Alam nyo, talagang nakaka-proud na marinig yung mga answers nyo. Kasi as a Binibining Bayambang, it's really important to realize na you're not doing this for yourself only, pero sa mga tao talaga na sumusuporta sa iyo from the start of your journey. And in line with that, gusto ko namang tanungin, since nasabi nga ni Miss Jen Arley yung situation natin ngayon na pandemic,
Anong inyong plano sa inyong reign? And given our situation amidst the pandemic, paano nyo isusulong yung mga advocacy na ipinaglalaban ninyo during your reign? As we all know po, dahil po sa pandemic, mas dumami yung taong nagkaroon ng mental health issues. So, ang gusto ko pong makabuild ng affordable and reachable programs for them. Sa akin po, I really hope na as Miss Charity, I can assist the municipal staff in helping other people, because during the pandemic, poverty is another common problem po. Yes. Kasi sa mga sa community po natin. So I hope na I can really help our mayor and municipal staff in decreasing that problem po. Sa akin naman po, I think I can support them naman since yun na nga. And one thing na naiisip ko po is to provide SIM cards sa mga students na nangailangan na mayroong load. And pwede rin naman pong mamahagi ng gadgets na pwede rin nilang magamit sa kanilang online classes, since yun nga po yung isang dahilan din kung bakit maraming kabataan ngayon ang dumadaan sa talagang emotional, yung may pinagdadaanan emotionally. And I know that if I could help them in that way, at least it could lessen their problems naman. For me naman, as a teacher kasi, I have another platform, kumbaga. Yes. And that's my profession. So aside from as a binibining tourism, I could use my platform then as a teacher to influence yung mga estudyante ko mismo, and then let them be my representative as well, para alam niyo yun, kumalat kung ano yung gusto kong iparating. aside from that, siguro what I could do is yun nga, para kasing connected yung ano namin, aside from providing supplies for the youth, ako siguro I wanted to talk to the parents in way, siguro in through seminars. We'll think how, kung paano natin siya i-implement. Pero I want to talk to the parents and I want them to understand how important it is to provide support, not only financially, but also mentally and emotionally. Kasi isa sa mga nakikita ko talagang problema is youth losing their motivation towards education. And I think it's a great step back kapag ganun, kasi future nyo yun eh. Future nyo yung maapektuhan. So, ayun, let's see what we can do for BayambangueNews. Miss Helena, how do you plan to pursue your advocacy during this pandemic? Ayun, actually, parang ako lang yata yung may advocacy about farmers. Mm-mm. Sobrang close sa heart ko kasi yung barangay namin, yun talaga yung main living. Actually, itong Bayambang, agricultural town siya, diba? And makikita mo sa plight ng mga farmers na talagang sila yung nagbibigay sa atin ng pagkain. Yes. Sila yung nagbibigay sa atin ng pagkain. Lalo na pandemic, yun ang pinaka-kailangan natin sa panahon ngayon. Pero sila mismo, hindi sila makapagbigay sa sarili ng pamilya. Mm-mm. So, actually, I want to use this platform to, you know, be the voice of the unheard. Tsaka, sabihin sa mga tao na sumama sa, ano, sa pagsulong ng regularization ng, ano, ng prices ng agricultural products, para naman magkaroon ng sapat na profit yung mga farmers natin. You know, ladies and gentlemen, this is the beauty of Binibining Bayambang. When the girls who join our pageant realizes that there are things bigger than their dreams and that there are social issues na sa tulong ng ating lokal na pamahalaan at ng Local Council of Women of Bayambang ay pagtutulungan talaga nating i-address para sa ikakaunlad ng ating bayan. At talaga namang nakakahanga po na marinig ang mga ganitong advokasya sa ating mga bagong reyna. Kaya naman, para mas malinawan tayo sa kanilang mga advokasya, panoorin po natin ang kanilang advocacy video. Ladies and gentlemen, please watch this. Farmers are part of the main contributors in our economy, yet they still find it hard to provide for their families' daily needs, especially because of the significant increase in commodity prices due to the pandemic. It is a hard reality to accept, especially since Bayambang is an agricultural town.
I want to extend my help to our barangay's Farmers Association by supporting their income-generating projects such as wine dispersal to provide additional income to our farmers in support of our LGU's mission to eradicate poverty in our beloved town. Mental health is a very important topic of discussion, especially now since coronavirus has affected our social life and the economy. But as important as it is, I know that getting proper diagnosis is expensive. This leads to many people resorting to self-diagnosis, especially here in our town where there are no accessible facilities yet. I want to use my voice to help provide affordable and reachable programs for people with mental health problems. Also want to encourage people to have themselves checked and break the stigma because mental health is as important as our physical well-being. My advocacy is achieving a healthier environment for BayambangueNews. Having a clean environment helps in safeguarding food production, sustaining livelihood, protecting the air and water from contamination, and improving our health. These can be achieved by improving the waste segregation program implemented by our mayor back in 2016. I will help by assisting barangay officials in educating their constituents as well as providing garbage cans in areas that lack proper solid waste management. With better waste disposal, we can decrease the chances of our canals getting clogged and we can achieve a cleaner and healthier Bayambang. My advocacy is driven by my experiences as a teacher and my experiences as a child who was able to dream big because of the support of the people around me. My profession showed me how lack of confidence affects the dreams of my students. And as a Binibini, I wanted to use this opportunity to give light to such discussions and influence the youth to perceive education as a tool to lift yourself and other people as well. Having a heart that values education is a huge act of empowering yourself. Self-empowerment may take a long process, but we could at least provide the youth an opportunity to start, and that is through education. Education is an important tool for the youth to have a bright future. However, the coronavirus pandemic has forced us to have our classes online, which gave the students a harder time and our parents additional problems and expenses. I know that there are kids, especially my age, who are less privileged than I am. So I want to use my voice to help everyone be aware of the situation and understand the fact that we all have the right for a brighter future, but not all of us are given the same chances. Because as much as I want to fight for my future, I am also here to fight for the future of my generation. Ladies and gentlemen, inyo pong natunghayan ang advocacy videos ng ating Binibining Bayambang 2021 winners at sa pagpapatuloy ng ating panayam sa ating mga naggagandahang binibini, mas malalaman natin ang kanilang vision para sa ating bayan. So let's kick off this second part of our interview with the question. Bilang isang binibini, ano ang magagawa nyo upang makatulong sa pag-angat ng inyong kapwa Bayambanggenyo at ma-promote ang bayan ng Bayambang? Actually, ngayon, no, syempre pandemic, sobrang importante ng social media at technology. And I think that we should utilize it. Kailangan natin gamitin ito para maglabas ng opinion, maglabas ng mga pwede nating sabihin about sa mga social issues na
nararanasan natin ngayon and actually act on them, yung talagang bigyan ng action yung mga social issue na to. And pa isang question. Ayun. So dapat parang maging magandang ehemplo sa mga kabataan, syempre, sa mga actions namin, and gamitin yung influence namin para maging ally lahat ng LGU sa pagbuksa ng ano, ng kahirap. That's right. Miss Daniela. I think we can all agree talaga na the best way for now amidst the pandemic is the usage of social media. Talaga, yun yung pinaka-safe, and at the same time I think that offers a broader stage for everybody. And you know what? Walang nakakapigil sa mga tao talaga. Imagine we have thousands of viewers during the pageant. And I think yun pa lang na may 8,000 na nakarinig sa kung ano yung gusto naming sabihin. Meron kang isa o dalawang maimpluwensyahan doon. That is already a difference. Yes. So, you know, being a role model and knowing kung saan mo ilalabas yung mga kailangan mong sabihin, saan mo gagamitin yung boses mo. I think yun yung isa sa mga pwede natin gawin talaga. Ayun, same din ako sa kanila. Utilizing the use of social media. Mm-mm. I think in using it, as kami, binibinis, we have to be responsible kasi naging public figure na nga kami and we want to inspire others as well. Mm-hmm. So, yun lang, since social media is made to connect people, let us use it wisely in a way na talagang makakapag-give siya ng positive impact sa mga tao. Yun nga pong sinasabi na sa social media kasi ever since na nagkaroon po kami ng title, it seems like a lot of people have their eyes on us. Mm-mm. And we should utilize this properly po so we can promote our own town, our own municipality, and our fellow BayambangueNews and their products po. That's right. Well, I can use all of my social media accounts to promote Bayambang's delicacies, yes, like the burro and its beautiful scenery like the St. Vincent Fair Prayer Park. And I encourage everyone, every BayambangueNew, to do the same. That's right. Bilang kasi binibini na kayo, talagang makikita nyo agad yung difference na yung following ninyo at saka yung reach ninyo talagang umangat. So, it's nice na marinig sa bawat isa sa inyo na talagang you want to use your platform for the better at para sa progress ng ating bayan. So, speaking of progress, syempre hindi natin maaalis na sa bawat munisipalidad naman sa bawat bayan, syempre andyan din yung mga problema, yung mga issue na kinakaharap natin. So, in line with that, I just want to know kung ano ba sa tingin ninyo yung parang mga pinaka matunog na issue na kailangan nating pag-usapan at kailangan nating i-broadcast sa mas nakararaming tao dito sa bayan, lalo na sa mga kinakaharap ng mga kabataan natin ngayon? Personally, mm-mm, I think social media addiction. Mm-hmm. Their lives are revolving around social media and yes, even their decisions and standards are greatly affected by it. And it's not healthy for their mental, emotional, and physical well-being. For me po kasi, since I'm a student po, I think ever since the pandemic and nag-iba po yung learning system po namin, a lot of, especially mga kabataan po talaga, nagiging anxious po sila, not just because of the virus, mm-mm, but because sa mga workload po nila, parang mas nai-stress po sila ngayon, and I hope na I can do something to help them feel more motivated. Per se, ganun po. And yun nga po, I think na yung problem talaga ngayon is sa mental health. Mm-hmm. And yung sa, isang dahilan nun ay yung sa setting nga ng ating online classes. And another thing is yung sa social media. Actually, a lot of people see social media as a parang negative. Pero actually, social media is a good platform. Mm-hmm. Yung talagang way lang ng paggamit natin, how we see it and how we use it. So at the same time, I think bilang ako rin, dumaan din sa ganun, as a user, we have to see and assess what distorts our perspective from seeing the goodness in using this platform. So yun po, yung gusto kong sabihin. And I think that mahalaga sa atin na malaman natin na mag-spread lang ng positivity and to be responsible in using this kasi we could
inspire other people through the use of that. So, wag natin yan gamitin para makatapak ng ibang tao. Yun lang. That's right. Ako naman, basis ako ano yung naobserbahan ko talaga as a teacher, yun nga, the lack of motivation towards education. Hindi mo naman sila masisisi kasi mahirap talaga eh. Sometimes, kapag nahihirapan talaga tayo, we tend to give up. Or parang, alam mo, low-key na lang or parang go with the flow na lang, bahala na si Batman. Mga ganon. Guilty. Diba? Isa yun sa mga napansin ko talaga. But you know what? Kayo lang din yung kawawa when you do that because learning needs willingness and willingness comes from within. Hindi yan nanggagaling sa pandemic or whatever, external factors. So for as long as you have the determination na mag-aral, matuto, you're good. Isa pa siguro na napapansin kong problema is the teenage pregnancy. Uh-huh. Yung pagtaas ng bilang ng teenage pregnancy. And dun ko napansin na kinukulang na tayo sa guidance from the adults. Nawawalan na ng responsibilidad, kumbaga, na hinahayaan na nila yung mga bata. Since ang dami nang kinakaharap sa mundo, dadagdag pa ba yan? But you know what? The youth is the hope of the nation. Yun pa rin talaga yun eh. So we have the responsibility, to do something to help them. So I hope we could be aware eto sa mga ganitong bagay kasi sayang eh, we could have a good youth sana. So yun. Ako naman, para sa akin kasi, may mga nakikita akong mga bata na nagtatrabaho ngayon. Hindi lang sila nag-aaral sa online. And yung 4,000 na pinakamurang cellphone, hindi nila ma-afford kahit na hulugan pa. Kasi hindi nga sapat yung kita. So, I think na gusto kong i-encourage yung mga teachers and yung mga universities, mga schools, na mag-provide ng leniency and consideration sa mga estudyante. Especially na hindi naman lahat accessible sa kanila yung mga materials nila, lalo na yung mga walang gadgets, ganyan. And regarding rin dun sa teenage pregnancy, feel ko kailangan rin nating isulong yung proper sex education sa mga bata. Kasi hindi lang collective efforts yan ng parents at saka ng gobyerno at saka ng mga school para hindi sila lost at hindi sila mawala sa landas. And I've been hearing some issues here pertaining to mental health, to education, to teenage pregnancy. Bilang mga binibining bayambang na kayo, and you have a wide reach as well as a competent and talaga namang maaasahang suporta galing sa local government of Bayambang at syempre sa local council of women, how do you plan to raise awareness and address yung mga issue na nabanggit ninyo? Ayun, importante kasi magkaroon ng mga ED or educational discussions ukol sa mga social issues na nakakaharap natin ngayon. Kasi yung mga iba, mayroong mga misconceptions at saka ang dami-daming fake news sa social media. So, importante na maging responsable tayo at i-promote pa rin natin yung katotohanan at kung ano talaga yung estado ng nangyayari sa atin ngayon. And, of course, since sabi kanina na we're already public figures, so we already have influence over, especially sa mga kabataan, sa youth. So, ayun, kung magiging magandang ehemplo ka at mag-raise ka ng awareness sa mga bagay, syempre mamumulat yung mga tao. And sa kamulatan, syempre doon natin makikita kung ano yung dapat nating pwedeng gawin para makatulong. Kasi hindi tayo uunlad as a whole Bayambang if isang sector lang yung uunlad. Dapat lahat, mga magsasaka, lahat, mga businessman, dapat nagtutulungan tayong lahat para maging ano tayo dun sa goal na maging progressive yung town natin. For me, siguro I would want to solicit community involvement talaga. I think awareness lang kung anong nangyayari. Like, some people kasi, there's just like, bala kayo dyan, buhay ko to, ganito na. Wala na akong pakialam. But, you know what, kung mas involved ka lang, mas alam mo kung ano yung nangyayari sa mundo, mas alam mo kung ano yung gagawin eh. So, yun, community involvement and awareness, siguro
sa akin na mismo, I hope everybody tries to understand kung ano yung sinasabi namin. Kasi ako, I'm speaking from experience as a teacher. And I'm telling you, it's a huge factor talaga kapag hindi natin tinutulungan or hindi natin sinusuportahan yung mga estudyante. So, you know, kahit gano'ng kami kaingay dito, no matter how loud we are with our advocacy, if you will not open your heart and your mind to understand what we want you to understand, walang magbabago. So it's an effort coming from us and at the same time coming from the people na gusto naming tulungan. So please open your heart to us. Ayun. Ayun. Gusto ko na, actually yun na rin po yung gusto kong sabihin. Yes. Parang yun lang, yung magiging collective yung effort ng lahat para sa malaking difference na mangyayari. Kasi after all, para sa ating lahat ay para sa kinabukasan din ng mga kabataan. So, let's help each other out. Ayun nga po, kasi we already have a platform. Yes. So, we must use our voices to help spread awareness nga po. Sabi po nila Ate Lena, Ate Danny, and Ate Arlie. Sorry, ate. Sorry, ate. Wala lang kasi kayong name tag, kaya ganyan. Gusto ko din po yung idea nilang dalawa po kasi talaga pong ano, we need to help each other out po kasi what's the point if we keep using our platforms to voice out what needs to be changed if the people does not want to be changed. That's ganun. Right. Sa akin naman po, parang ang issue lang po kasi talaga is kung paano pini-perceive ng tao yung nakikita nila. So, para sa akin, mag-share na lang ng positive vibes and spread goodness. Yun lang po. Ayun, talaga kasi dito sa business na to, hindi natin maiiwasan na merong magkaroon ng good side and bad side as well as supporters. And syempre, hindi naman nawawala talaga ang mga bashers. Pero what's important is kung alam mo talaga na yung gagawin mo ay para sa kabutihan. At syempre, hindi naman siguro bulag ang mga tao na nakikita yung magandang epekto nito sa mas nakararaming tao. Susuportahan at susuportahan yan, lalo-lalo na ngayon, na talaga namang ang dami ng mga tao ang critical, ang pag-iisip sa mga social issues. Kaya maganda na nabu-voice out natin dito yung mga ganyang issues na noon hindi natin masyadong napag-uusapan. And of course, bilang pagtatapos sa ating panayam dito sa nabibitin ako kasi ang gaganda ng mga ano nyo eh, ng mga sagot nyo. At talagang ang dami kong natututunan po sa ating mga binibining bayambang. Talaga namang deserving para sa mga titles ninyo. And I know na with the proper guidance, with proper support, malayo po ang mararating ng bawat isa sa inyo at talagang makakapag-contribute kayo ng isang magandang impact para sa bayan natin. Kaya bilang pagtatapos, ano naman ang mensahe or advice nyo sa mga kabataan at kababaihan na nanonood po sa atin, hindi lang sa Bayambang, kundi sa buong mundo? Gaya po ng lagi kong sinasabi, do not lose hope. Kasi lagi pong andyan si God para sa atin. And I still believe in the aphorism of Rizal that we, the youth, are the hope of our nation. Hello, you are more capable than what you think. Do not lose hope, sabi nga ni Ate Ella. Keep pushing through and I hope you will still have motivation amidst this pandemic. Ayun, for me naman, gusto ko lang sabihin na dahil nga ngayon, a lot are already losing their interest sa pag-aaral. Gusto ko lang sabihin na continue on educating yourself. Kasi when you're educated, you are empowered. Kasi as a woman, you can respond to the different demands of different life roles in life. And another thing, know that your dreams are valid. Huwag nyo nga hayaan yung opinion ng ibang tao, yung magsasabi kung hanggang saan lang kayo. And yon, always trust yourself and always trust the process. For youth, you have that power in your mind to choose what you want to become. So I want you to find that strength in you and then use that to have a vision. And then after that, work hard to turn that vision into reality because alam nyo, yung fulfillment kasi mararamdaman mo lang talaga yan sa dulo eh. Ngayon na estudyante ka, hirap, ano ba yan, ayoko na mag-aral. Pero pag nandun ka na, nakarating ka na somewhere and ako as a teacher, ever since I started seeing yung impact na nagagawa ko sa mga buhay ng estudyante ko, I was literally like, wow, grabe yung fulfillment talaga. So,
sige lang, push lang. I know it's hard, pero it's going to be worth it. And to our, ano, to every Bayambang Genya, just embrace yourself. We were once like you. We doubted ourselves talaga na parang, dito ba talaga ako? Para dito ba talaga ako? Like, I'm talking about Binibining Bayambang. If you want to join, please. dito ba talaga ako? Is this what I wanna do? May mga ganun kami sa utak namin. We're not literally special. Wala kaming pinagkaiba sa inyo. It's just that we chose to face our fears. And I think yun lang yung kailangan nyo din gawin. And embrace yourself. Yun lang. Ako naman, sa youth, may sarili tayong pace. So, life isn't a race. Huwag kayong magmadali kung hindi pa para sa inyo ngayon. Meron pang bukas, meron pang next year. And, yun, huwag kayong mawala ng pag-asa kasi for sure, in the next years, magiging okay ng lahat. And actually, gusto kong i-take this opportunity to encourage everyone na kapag meron ng vaccines, magpa-vaccine kayo kasi safe siya, pinag-aralan siya ng research at maniwala tayo sa science and evidence-based na mga proseso. Kasi importante kasing ma-reach yung herd immunity para maging immune at maging protektado yung bayan natin. At kung ma-reach natin yun, syempre, magbubukas ulit yung mga businesses at magkakaroon ulit ng opportunity para sa iba. So, ayun. Sa mga ano naman, kababaihan, i-person nyo kung ano yung gusto nyo. Huwag kayong magpapalimit sa mga norms na sinasabi ng society. And maganda kayo. Maganda kayo, empowered kayo, powerful kayo. Kaya huwag niyong hahayaan yung other people na magsasabi na you're weak, you're just a girl, or you're just a woman. Because you can. Talagang wala na akong masabi kasi personally, I feel honored to be with you guys. Talagang nakaka-proud na makita kayo and the woman you all became. Talagang Binibining Bayambang is really a very important and a very significant event na talagang nagpapabago sa buhay at sa pagkatao ng isang Bayambang Genya. And with that, I want to thank all of you once again. We have our Binibining Bayambang second runner-up, Miss Helena Milyandaga. Our Binibining Bayambang first runner-up, Miss Ella Season. And our Binibining Bayambang charity, Miss Aliyah Mahmood. Our Binibining Bayambang Tourism, Ms. Daniela Lianilio. And of course, our Binibining Bayambang 2021 and our soon-to-be representative for Miss Earth, Ms. Jan Arlie De Guzman. Maraming salamat, Binibinis. We are very excited to see how all of you create change in our beloved town and continue Binibining Bayambang's legacy of beauty for love and service. Naway ipagpatuloy nyo ang pagiging inspirasyon sa mga kabataan at dalhin ninyo ang pangalan ng ating bayan saan man kayo magpunta with all grace, intelligence, and greatness. Mga kaibigan, tunay ngang bida ang galing ng mga kabataan dito sa Bayambang and this is because of our local government's competence and excellence in providing total quality service para sa mas progresibong Balot Bayambang. Nito lamang April 14, nagkaroon tayo ng groundbreaking ceremony para sa New Bayambang Fire Station. Ito ay isa na namang proyekto na pinangunahan ni Mayor Cesar Quimbao upang mapaganda at mapalakas ang serbisyo publiko para sa ating bayan. Ladies and gentlemen, tunghayan po natin ang same-day edit video ng seremonyang ito. Our Father in Heaven, we are gathered here today to celebrate a new beginning in this breaking ceremony for the Bayambang Fire Station in Bayambang, Pangasinan. We thank you, Lord, for all our friends and guests who are with us today to grace this occasion. Ating Bureau of Fire Protection na hindi lang sunog ang kanilang tinutulungan
lahat ng mga sakuna. Diba? So, kasama po sila sa mga aktivitas ng Disaster Risk Reduction Management Office. Nakapag-umpisa na si Bureau of Fire Protection na i-program yung mga pagpapagawa ng fire stations at pagbili ng mga bagong mga fire trucks. No? Ganun pa man, hindi magagawa ng Bureau of Fire Protection yun ng madalian kung walang tulong ang mga lokal na pamahalaan. No? Pasalamat tayo kay Mayor Kiambao at nauna, isa sa mga nauna ang Bayambang na mabigyan or magawa ng fire station. So palakpakan po natin si Mayor Kiambao. I would like to take this opportunity again to express our appreciation and thanks to the support of the Bureau of Fire Protection sa Bayambang. At sana, pag natapos ko, then mabigyan ulit tayo ng isa pang fire truck. Ladies and gentlemen, you've just witnessed the groundbreaking ceremony of the new Bayambang Fire Station. Ayan, at dito naman po tayo dadako sa ating online kwentuhan dito po sa ating official Facebook page ng Balon Bayambang. Andito po si Mr. Norman Florentino, good noon daw. Good noon, sir. Hello, maraming salamat sa pagtutok sa Balon Bayambang Live, and andyan ang aking Beshiwap, Serge De Los Santos, the one and only KMJS correspondent from Bayambang, watching from Liga and SK office together with Sir Rodelito F. Bautista and Sir Gabriel Tristan Fernandez. Hello po sa inyong lahat na nanonood sa Liga and SK office, lalong-lalo na kay Sir Rodelito Bautista and Sir Gab Fernandez. Good afternoon po, and Antonio Tirado, pa-shoutout sa Bayambang National High School Batch 1973, 1B Section H. Diyos ko sir, alam na alam niyo pa yung section niyo, hindi ko na matandaan section ko nung high school. Hello po sa inyo sir, maraming salamat po sa pagtutok sa ating programa. And andito din po si Miss Tessie Reyes, watching from Sindalan City of San Fernando, Pampanga. Hello, good afternoon, Ma'am Tessie Reyes. Pa-shoutout sa birthday celebrant ng Batch 90, Arlo Zaide. Happy birthday. Happy birthday kay Miss sino to? Si Arlo Zaide. Happy birthday po. More birthdays to come. And God bless you, Mama Chup Chup. Sino pa? Sino pa? Si Ms. Wilma Tamundong, hello po, good afternoon. Mr. Mario Ergiza Kayabyap, congratulations po sa lahat. Greetings and watching from Milpitas, California, USA. Hello po sa mga taga-California. It's nice na talagang global ang BayambangueNews Live. And sino pa ba? Si Sir Gab. Shoutout ko na po kayo, Sir Gab. Pa-shoutout po kay Sir Resty S. Odon. Hello, Sir Resty. You're watching. I am here again. Thank you for watching, sir. Miss Nena Padesho. Wow, ang gagaling nila. Siyempre po, binibining Bayambang yan, Miss Nena. Kaya talagang magagaling po ang mga yan. Laurel Monalisa, congratulations, binibinis. Keep on aiming and may God guide you as you serve your purpose. All the best, watching from Kuwait. Hello to everybody na nanonood po sa atin sa Kuwait. Ayan. Maraming nagko-comment. Si Angel, hello Ate Gab. Miss you. I miss you too, baby. Thank you for watching. Christina Bautista, thank you po. Adrian Castillo Manalang, pa-shoutout po kami dito sa Kasama Kita sa Barangay Incorporated. Hello po sa lahat ng nanonood sa Kasama Kita sa Barangay Foundation. Maraming maraming salamat po sa suporta na binibigay niyo sa Balon Bayambang at sa LGU Bayambang. Muli, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa ating mga programa. Asahan po ninyo na sa LGU Bayambang, bida ang kapakanan,
kaligtasan at kaunlaran ng bawat mamamayan. At dito po nagtatapos ang ating talakayan at kwentuhan sa isa na namang edisyon ng ating programa. Muli ako po si Gabriel Marie Biriloza, ang inyong lingkod tuwing Miyerkules at Biyernes, alas 12 hanggang alauna ng tanghali, dito lamang sa inyong kasangga sa tama at totoong impormasyon, kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan, ang BayambangueNews Live. Maraming salamat po! Kasangga sa tama at totoong impormasyon, kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan, BayambangueNews. Kasangga sa tama at totoong impormasyon, kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan, BayambangueNews.